Alam mo yung pagiging may bahay o asawa ng Mr. o Mrs. mo. Alam mo siya bilang ikaw anak, tatay. Tatay na nagtatrabaho, tatay na nakikita mo, at ikaw bilang asawa, in-interact as well sa iyo. Tatay. Parte yun ang kanyang pagiging tatay, pero hindi lang yun ang kabuuan ng kanyang pagiging ama at asawa para naman sa iyo na may bahay niya. Hindi mo alam ang pinagdaraanan niya, kung paanong kung minsan nagtitibit kahit pang merienda, may maibigay lamang sa iyo na extra. Kung paanong binubuli siya ng mga katrabaho niya, kung paanong sigaw-sigawan siya, kung lait-laitin siya ng mga boses niya, kung paanong sinusuong niya kahit anong racket, kung minsan may pagka-illegal pa, napipilitan siya sapagkat gusto niyang masustentuhan kayo enough at sobra pa kung minsan talaga. So hindi mo alam pinagdaraanan niya. Ang alam mo lang sa may bahay mo, ayan, pagdating mo, nakaluto na. Pagdating mo, okay na. Ang alam mo sa nanay mo, nagluluto, nagpa-plansya. Okay? Bahagi yon ng pagiging may bahay niya. Bahagi yon ng pagiging nanay niya sa'yo bilang anak niya. Pero hindi lang yun. Hindi mo alam kung paano niya pinagsasabay-sabay ang lahat. Hindi mo alam ang pinagdaraanan niya. Hindi mo alam na natutulog na lamang kayo. Ikaw pagod ka sa trabaho. Kayo na mga anak, mahimbing na mahimbing sa pagtulog dahil sa paglalaro. At kung minsan, wala pang hindi alintana ang pinagdaraan ng ina ang nanay mo. Ang asawa mo, pinagmamasdan at tiniisip kung ano magiging kinabukasan ninyo, ng pamilya ninyo. Kamakailan ay may nag-post sa FB. Yung panganganak ng ina, wholesome naman, hindi naman siya masagawa. At talagang nakita ko yung sa picture, ay ganun pala. Yung kung paano lumabas doon sa lagusan ng ina. Hindi ako nasagawa, naawa ako eh. Naawa ako, kinilabutan. Kasi may nagkomento pa, lumalaki pala ng ganyan yan. Pero doon mo makita, ang hirap noon. To think na simula pa lang yun. Yung anak mo, mapalad ka. Sumusunod sa'yo, nag-aaral ng mabuti. Konting sweldo, nag-interega kahit pa paano. Bahagi yun ang pagiging responsable niya at mapagmahal niyang anak. Pero hindi lang yun yun. Pinagmamasdan ka niya. Alam niya na namang problema kayo sa pera. Sa isip niya, pinapangako niya, tutulungan ko ang mga magulang ko bago ako mag-asawa. Tutulungan ko ang aking pamilya. Yun ang sinasabi ko eh. There's something more from the things we know that a loving person had done or has been doing all the while. They're being a good father, they're being a good mother, they're being a good son, good daughter, good sibling. Because a loving person can and will certainly do everything para sa kabutihan natin. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Being God. Being a loving God. Sana yun ang ating makita, ha? Yes, pahalagahan natin, kaya nga marami tayong pagdiriwang tungkol sa mga gawa ng Diyos. Pero huwag natin kakalimutan, bahagi lamang yun ng lahat kung sino siya. Mapagmahal siyang talaga. At yun ang ating makita. Upang magdasal pa rin tayo kahit mayroon tayong problema, magdasal pa rin tayo kahit wala tayong hihilingin sa kanya, magdasal pa rin tayo kahit wala tayong gagawin o sasabihin, basta gusto lamang nating manatili sa kanyang presensya. Kasi ang minamahalaga natin ay siyang talaga. Let me end with this. Kung sasabihin sa inyo ng Panginoon, kung gusto niyong mapunta ng langit ngayon, nasa sa langit, sasabihin ng Panginoon, nasa sa langit lahat ng kailangan mo. Lahat, lahat ng gusto mo. Wala ng karukhaan, wala ng kasalanan, wala ng sakit, buhay na walang hanggan. Lahat ng mga mahal mo sa buhay, isasama ko. Gusto mo mapunta ng langit? Sagot! Very good. Yes, ako rin. Pero paano kung itatanong follow-up question ng Panginoon? Lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo, lahat-lahat, gaya ng sinabi ko, nandito dito. Pero wala ako. Wala ako. Gusto mo pa rin pumunta ng langit? Huwag natin sana sasabihin, yes Lord, masasaktan ng Diyos. Kasi ibig sabihin nun, ang mahalaga sa'yo, yung ginagawa niya, yung binibigay niya, at hindi siya. Ganun sana ang maging relasyon natin. Siya. Siyang talaga. At sana, huwag din natin iparamdam yon sa mga taong sa atin ay nagpahalaga. Upang kahit wala na silang maibigay,
mahal pa rin natin sila. Mahalagahin pa rin natin sila. At upang kahit tayo naman ang nagbibigay na sa kanila, kasi malaki na sweldo mo, huwag natin sumbatan na para bang, ma, ikaw wala kang naipamanang lupa sa akin. Ako magbibigay ng lupa sa iyo. Ikaw wala kang naipamanang alahas sa akin. O ito alahas para sa iyo. Napasyal mo kung saan saan? Hindi! Ako ngayon ang magpapasyal sa iyo. Na parang ang taas ng boses mo, hindi ka man magpataas ng boses, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Magkamukha ba kayo ng kalalagayan dati ng magulang mo? At hindi dapat ang pag-usapan dito yung ibinigay. Hindi dapat ang pag-usapan dito yung ginawa. Ang dapat pinag-uusapan dito, bakit ibinigay? Bakit ginawa? Dahil mahal ka nila. Yung unang susuklian mo, yung unang tapatan mo. Kasi sigurado ko hindi mo kakayanin yon. At hindi rin pwedeng ikumpara yun.